Nandito tayo sa San Juan River. Pero pupunta tayo kung saan nagtatagpo yung San Juan River at saka Pasig River. Dahil sabi ng mga river warriors, eh marami din daw basura doon. Sa panahon ng pandemya na napakahalaga ng kalinisan, patungo ako sa tagpuan ng dalawang maruming ilog. Kulimlim ang langit, kalmado ang tubig, malamig ang simoy ng hangin. Pero hindi ito eksena sa romantikong pelikula. Kundi dugyot na realidad na masakit sa paningin at nakasusulasok ang amoy. Realidad na bahagi ng pang-araw-araw na buhay ng mga mandirigmang kasama ko na kilala sa tawag na River Warriors. Nasa 20 bagyo ang bumibisita sa Pilipinas kada taon. Sa panahon ng tag-ulan sa Metro Manila, laging bumabaha. At isinusukan ng dagat at ilog ang mga basurang itinapon ng tao. Pero ayon sa mga river warrior at patroller na nakausap ko, umulan man o umaraw, laging maraming basurang nakukuha sa mga ilog at estero ng Metro Manila. Ito mga bahay na to, bawat bahay may bintana. Doon nila tinatapon yung basura nila sa bintana nila. Ayan, sinarado na. Pinasara ng local na government. Napadaan din kami sa isang palengke. Actually, bawal yung nakabukas na yan sa ma'am. Diyan sila nagtatapon ng basura eh. Saka madalas, ginagawa nilang bukas yan sa gabi. Dahil doon nila ilalabas yung basura. Kapag po gano'n, pagsasabihan na isara nila yan. Oo, minsan pag ano, may nakita kami tao dyan, sinasabihan namin sila na isara din nila. Saka ang mahirap dyan ma'am, walang umaamin kung sino magbukas. Ayun, oo. Yan naman, mga lugar ng mga ngalaga ng ilog yan. Dito. So ang problema kasi sa kanila, yung mga nakukuha nilang estero dito, naiipon nila dyan. Sa kanila, pag nakuha na nila yung kailangan nila doon, sa kanila pagkakawalan. Hindi na nila ano yun. Yan yung gamit nila sa pangunguha ng kakal. Yung bangka na yan. Yan, oo. Boundary na po yun ang Maynila. Kwento ni Datu Mama, malaki na rin naman ang nagbago sa San Juan River mula nung tutukan nila ang paglilinis nito. Yung basura dito, ma'am, kung ang kailangan mo lang sa palengke, kamatis, talong, kalabasa, huwag ka na pumunta sa palengke. Doon ka na kumuha. Tapos itong operator natin noon, sumasakay yan sa basura. Pwede mo rin sa atin, pwede kang kumakas. Yung saging nga, yung puno ng saging sir, ganyan nakataas eh. Ang tubig natin noon ma'am, kulay itim. Pag iginanyan mo yung kamay mo, nawala kang bloods. Pag angat ng kamay mo, may itim. Ayun. Tapos amuin mo, kahit tatlong beses mo pasabunin, nandiyan pa yung amoy. Ang mga kwentong narinig ko, tila patikim lang ng tambak ng basurang naghihintay sa amin. Ayon sa mga river warriors, syempre yung mga nagtatapon, maingat din sila, no? Nagtatapon sila kapag gabi, o kaya pag walang nakakakita. Pero, yung mga palatandaan, katulad ng mga plastic bag na nakasabit, parang nakaabang na lang na naitapon, yun daw yung mga palatandaan, no? Na patuloy pa rin ang pagtatapon sa ilog ng ilang mga residente. Maya-maya pa, narating namin ang truck na inilagay ng river patrollers. Sa lugar na ito, nagtatagpo ang San Juan at Pasig River.
Pinagsuot ako ng gloves bilang proteksyon sa peligrong dala ng trabahong ito. Kasi sabi nila, kung ano-ano nakukuha nila, may mga kahoy na may pako, mga matutulis na bagay. Pinagsuot din nila ako ng wader para hindi ako mabasa. Boss, ano po gagawin ko? Ang lugar na ito ang sinasabing isa sa pinakamaruming bahagi ng Ilog Pasig. Hindi ko na nga makita ang tubig dahil sa dami ng naipong basura dito. Tapos, yung isang screen na sana siya naman niya. Ito, ito, ito. Ito, kailang mama, kailang po. Dahil basura. Dito na lang sa kamay niya. Dito na lang kamay. Ba yan? Ano tawag dito, scooper? Scooper. Isa sa mga river warrior na nakilala ko ang 32 anyos na si Ruben Mahinay. 6 na taon na siya sa trabahong ito. Ano ba trabaho mo? Bago ka napasok dito? Boy po ma'am, sa Divisoria. Ah, sa Divisoria. Yes po. Yeah. Ngayon, dahil dati kang boy, no? Parang all around din yun. Ano? Yes po ma'am. Minsan bodeguero, deliver, ganun pa. Oh, oh. Pero sabi niya, syempre, sabihin, itong trabaho na to, madumi. Parang gano'n, literal. Yes, dahil merong basura. Opo, ma'am. Pero bakit mo piniling ito ang maging trabaho mo sa 6 na taon na? Makakatulong din sa bayan, ma'am. Kaligasa, kaligasa, lahat. Malaking improvement na, ma'am, na nangyayari dito, ma'am. Talagang tuloy-tuloy naman na action natin dito. May asawa at 4 na anak si Ruben. Dahil tuloy-tuloy raw kanyang trabaho sa kabila ng pandemya, malaking tulong ito sa kanyang pamilya. 553 pesos kada araw ang kinikita ni Ruben sa pagiging river warrior. Anong pinaka parang kadiri, sabihin na natin kadiri na nakita mo? Trabaho mo na to. Ang mga patay na hayop, ma'am, talaga. Patay na hayop. Opo. Meron kasi ka na nakitang patay na tao? Meron naman. Maraming beses naman. Sa ilog? Opo. Marami na rin. Oo. Ano ginagawa niyo pag gano'n? Pinatawag niyo sa soko, ma'am. Tawag namin naman. Ano sa tingin mo yung gusto mo ipamanang kalikasan sa mga anak mo? Yung malinis talagang, ano, ma'am. Yung tipong pagka makita mo yung mga anak mo, malalaki na, pamasyal sa mga ganito, eh makita nila, oh, ang ganda. Hindi na siya gaya ng dati na madumi, yung mga ganun. Ang mga river warrior at river patroller ay bahagi ng Pasig River Coordinating and Management Office o PRCMO na nasa ilalim ng Department of Environment and Natural Resources. Ang ating mga river warriors po, we have to know, no, that Pasig River composed of 47 tributaries, meaning meron siyang 47 na esteros. Pero kami po sa PRCMO ay nakafocus lang po sa 28. Na yung masasabi natin na yung 28 ay yun yung pinakamadumi. At tinahati po natin yan sa 5 cluster. Base sa datos ng PRCMO, mula Enero hanggang Hunyo ng taong ito, nasa mahigit 5 milyong kilo ng solid waste ang kanilang nakuha sa Pasig River at tributaries nito. Katumbas ito ng 51 bus na punong-puno ng basura. Ang San Juan River ang number one sa tributary sa dami ng basurang nakuha. Sa unang 6 na buwan ng taon, 1.8 million kilos o 60,000 na sako ng basura ang nakuha rito. Ang upstream po nitong San Juan River is yung Quezon City, San Juan, na masyado po malakas yung flow ng tubig and doon po dumadaan lahat ng basura doon sa upstream. Ito po yung catch basin bago po makarating ng Pasig River po. Ang mga numerong nagpapakita kung gaano karaming basura ang tinatapon sa ating mga ilog naging mas makahulugan sa akin habang nakalublob ako sa ilog ng basura. Tira yung gamit nila, oh. Yung sa electric fan. Pang scoop ng basura. Pwede rin kamay yan, no? O, styro. Styro, plastic.
samot-sari pala talaga ang itinatapon sa ilog. Oh, yung mga tumador, oh, maayos kayo, ah. Tinapon nyo pa dito. Nakamask kami dahil required ito dahil sa COVID-19. Pero nakatulong din para mabawasan ang mabahong amoy. Alam mo, ang dami rin chinelas. Marami sa nakukuha namin mga plastic bottle ng tubig. Mga food container na gawa sa styrofoam na madalas nating ginagamit. Kung lahat sana ay magtatapon sa basurahan, malaki ang mababawa sa trabaho ng mga river warrior at patroller. Masakit na yung balak sa kakatungo. Pero tingnan nyo naman, no, yung basura. At ang sabi nila, kahapon daw, naglinis na kayo dito, di ba? Pero pagbalik nila ngayon, marami uli. Ang mga kasama namin sa taas ng bangka, pinapala na ang basura at isinisilid sa sako. Hindi na bago sa akin ang lumusong sa maruming ilog. Pero kakaibang karanasan ang kumayod kasama ang river warriors at patrollers. Ginagawa ang trabahong hindi kayang sikmurain ng marami. Ang maglinis ng dumi ng iba. Ang pumulot sa basurang itinapon na lang basta. Panahon ng habagat, katatapos lang ng bagyo, nang puntahan namin ang Baseco Beach sa Manila Bay. Dito kasi humahantong ang tubig mula sa Pasig River. Ilang taon na rin itong nililinisan ng basura ng River Warriors. Pero pagdaan ng masamang panahon, marumi ulit. Dito ko nakilala ang 54 na taong gulang na si Angelita Imperio. Isa siya sa 8 babaeng river warriors na naka-assign na panatilihing malinis ang Baseco Beach. Malakas ang ulan at hangin noon, pero sub-sub pa rin sa trabaho si Angelita. Yun ang inaano namin lagi sa sarili namin na trabaho to, kailangan gampanan to, at kailangan pagsumikapang malinis, mapanatiling malinis. Ito naman para ma'am sa mga sa tao, sa mga kabataan lalo, ma'am. Aminado si Angelita, mahirap ang kanilang trabaho. Naku, ma'am, lahat ng klaseng dumi, ma'am, nandun na. Dumi ng tao, dumi ng hayop, patay na hayop. Lahat na po, yung mga inuud na basura, nandun na po lahat. Tila raw walang katapusan ang dating ng basura. Ma'am, hindi nawawala ang ano doon, ma'am, eh. Ang sa Baseco Beach, ma'am. Dala ng alon? Sa Baseco Beach, dala po yun ng alon, ma'am. Sabi nga ng mga tao doon, paghabagat daw po talaga is dagsa daw ang basura. Parang paulit-ulit lang, cycle lang. Paulit-ulit, ma'am. Kasi sa akin lang palagay, ma'am, may mga tao rin po na sa iba't ibang lugar na hindi walang disiplina. Totoo naman po yun. Na walang disiplina, na wala silang pagkukusa na itapon ang basura nila sa tamang basurahan. Sinunda namin si Angelita hanggang sa kanyang pag-uwi. Nakatira pala siya sa tabi ng Estero de Santibáñez mula nang siya'y 11 taong gulang.
1997 pa lang daw, volunteer na siya sa paglilinis ng Pasig River at mga estero sa ilalim ng programang Piso para sa Pasig ni dating First Lady Ming Ramos. Parang nainganyo po ako na paglilinis ito. Kasi bata pa po ako, talagang 11 years old pa lang ako, talagang advocacy ko na. Dito, ito pa lang ang estero namin na pagdating ng araw, malilinis tong estero na to. Pinangarap ko po yun talaga. Graduate ng kursong education si Angelita, pero iba ang naging kapalaran niya. Nakapagturo po ako, private. Ah, private. Pero hindi po kasi ako nakapag-take ng board dahil sa kahirapan din po ng pera ng pagka-review. Yun po. Kaya tinuon ko na lang ang sarili ko dito sa trabaho ko. Kaya nang matapos mag-volunteer, nag-apply daw siya bilang river warrior ng Nuoy Pasig River Rehabilitation Commission. Ang kanyang kita, malaking tulong naman daw para matustusan ang pag-aaral ng dalawang anak. Kahit napakahirap ng trabaho, naghihirapan namin, pero sulit naman po na kahit papaano sumasahod kami ng maayos. At nakapagpatapos naman din po ako ng anak ko na ang panganay ng college dahil sa pagtatrabaho ko bilang river warriors. Pero wala raw katumbas na halaga ang pagmamalasakit sa kalikasan. Kailangan po namin talagang dedicated sa trabaho man para lang magampanan yung trabaho namin bilang river warriors. Kahit napakadumi ng area o anumang klaseng dumi ang mapupulot namin. Kahanga-hanga ang mga tulad ni Angelita. Mga taong nakalublog man sa burak, kaya pa rin palutangin ang pag-asa sa gitna ng tambak na basura. Pinagmamalaki nga ng PRCMO ang kanila mga river warrior na ngayon ay nasa 150 katao na. Ang Baseco Beach daw halimbawa, kailangan talaga ng kalinga nila. Estimated lang natin no, every day, mga 1,750 sacks of garbage. Ilang oras lang yan ha? Ang basura na dumadagsa dito sa ating Manila Bay, andyan sa Baseco, galing sa Cavite. And then galing dito sa Region 3. So, yun nga ang pinag-isipan natin at yun yung palaging inaano ng DNR na dapat doon pa lang sa source, meaning doon sa Cavite, malagyan na siya ng trash trap. Also ma'am, yung mga barko dyan sa dagat, nagtatapon sila. Diretso din sa ating katubigan dito po sa Baseco Beach natin. Malaking papel din daw ang ginagampanan ng river warriors at patrollers sa Pasig River at iba pang ilog at esterong konektado rito. Lalo pat marami pa rin daw mga kabahayan at industriya na patuloy na nagtatapon ng basura sa ilog. Yung main goals po ng Pasig River Coordinating and Management Office is yung magiging class C level po ang ating Pasig River, yung ating katubigan, especially the estero. Yung present quality, ma'am, masasabi natin wala siyang class. So, hindi siya ma-identify ng ating mga scientists at ating mga expert. Ginugol pa rin natin, ma-achieve natin yung class C. Kamakailan, iniulat ng non-profit organization na Ocean Cleanup na sa buong mundo, ang Pasig River ang pangunahing pinagmumulan ng plastic waste na napupunta sa karagatan. Kasama rin sa listahan ang iba pang ilog sa bansa. I beg to disagree. In the world? Talagang makipag-away ako niyan. Remember, Pasig River is just a 27-kilometer stretch. In the world, siguro in Asia, one of the, siguro masasabi nating maraming garbage, pero not the number one. Argumento niya, ang mga basura naman daw sa Pasig River, malaking bulto ang nakokolekta ng river warrior bago mapunta sa karagatan. Hindi rin umano nakabase sa aktwal na datos ang ulat. Ganun paman, aminado si Lagunda na marami pang dapat gawin para mabigyan ng pangmatagalang solusyon ang problema. Ang Buhangin Creek halimbawa, na konektado sa San Juan River, lagi na lang nililinis pero hindi raw natatapos ang trabaho. Sa lugar naman kung saan nagtatagpo ang San Juan River at Buhangin Creek,
mistulang maliit na isla na ang naipong basura sa trap. Dahil sa laki ng trabaho at pondong kailangan, hinihimok ng PRCMO ang mga korporasyon na mag-adopt ng estero na kanilang lilinisin at pagagandahin. Inaanyayahan po namin ang mga pribadong sektor at mga non-government organization na tulungan po kami sa pagpapanatiling ng kalinisan ng ating katubigan at mga estero. Ang Estero de Paco halimbawa, na dati ay hindi na maaninag ang tubig, ngayon wala nang nakalutang na basura. Inalis na rin ang mga informal settler na nakalawit sa ilog ang mga bahay. Ang Estero de Magdalena rin na maraming basura dati, ito na ngayon. Hindi na mukhang tapunan ng basura. Ang maliliit na tagumpay tulad nito, nakapagpapalakas daw ng loob ng River Warriors. Lalo't kapag nakalublob ka pala sa mabahong ilog at napaliligiran ng basura, nakapangihina rin. Naisip ko kasing matatagalan pa para mapanatiling malinis ang Pasig at San Juan River. Pero sa pagdaan ng oras, napansin ko ring malaki na ang nabawas sa basurang nadat na namin. Yan, nakakatuwa kasi kanina dami-dami niya, pero halos naubos na rin namin yung mga plastic na nakalutang. Yan. So nakakatuwa din siya, kahit na medyo masakit sa katawan. Habang nangangaunti pala yung basura, parang ginaganahan ka. Nang mabawasan ng basura, lumitaw ang ilang patay na hayop. Pero ayon sa mga kasama ko, babalikan na lamang nila ito dahil prioridad nila ang mga basurang gawa sa plastic. Naalala ko ang kwento ng mga river patroller na minsan katawan ng tao pa ang natatagpuan nila. Kaya naman maingat kong pinagpatuloy ang trabaho hanggang sa wakas naubos namin ang basura sa trap. Parang na may sense of fulfillment ka kasi kahit paano naubos mo yung basura pero dito lang sa parte na to. So ngayon nare-realize ko rin yung laki ng trabaho kailangang gawin ng mga river warriors. Agad kaming bumalik sa Pangpang dahil hindi pa tapos ang trabaho. Sinilid namin sa sako ang mga basura. Tapos, pinagtulungan itong isalansan sa gilid ng Buhangin Creek, kung saan ito mananatili ng ilang araw. Marami kasing naunang sako ng basura na naipon. At ito muna ang kayang kolektahin ng dump truck. Pag volume na, example, kung meron kang 1,800 sa Baseco, sa San Juan River may 1,500 ka, hindi kakayanin ng isang dump truck yan. So, kaya nag-propose kami na lalabas na siguro by the next 2 months yung aming dump truck na magkakaroon na kami ng sariling dalawang dump truck na kami na mismo mag-haul. Ang basurang itinapo na lang basta-basta ng iba, naging mabigat at komplikadong problema. Hanggat kailangan ang River Warriors, ibig sabihin may basura pa sa ilog na kailangan linisin. Pero batid daw ng gobyerno na hindi malulutas ang problema kung ang solusyon lang ay maglinis ng maglinis. Ayon sa PRCMO, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga local government unit para sa lugar pa lamang nila masolusyonan na ang problema sa basura. Kailangan din daw na mahigpit na maipatupad ang Solid Waste Management Act na nagpapataw ng parusa sa mga mahuhuling nagtatapon ng basura sa hindi tamang lugar. Pagtatapon ng non-segregated solid waste at iba pa. Pero ang pinaka-importante raw, kailangan ng pagbabago ng marami sa atin sa kung ano ang nakasanayan. Ang ma-assure lang namin sa PRCMO is, we're doing our best in cleaning. Doon lang kami eh. Kasi yun our mandate to clean our river.
Pero ma'am, hanggat hindi natin ma... Kumbaga ma'am, the problem of solid waste, ma'am, is behavioral change. Hanggat hindi natin ma-convince yung ating mga naninirahan dyan at yung mga tao mismo na hindi magtapon, mamamatay na lang yung aking river patroller. Ganun pa rin ang trabaho nila. In fact, ma'am, dekada na sila. You can ask them. They've been there decade. From the start, from the time na sinimula ni Gina Lopez hanggang ngayon, yun pa rin ang trabaho nila. Si Angelita, gusto raw magpatuloy bilang river warrior hanggat kailangan ang kanyang serbisyo. Proud na proud po ako bilang isang river warrior. Kasi ito na ako, ma'am, eh. Sabi ko nga, dito na siguro ako, ma'am, tatanda at magiging senior citizen. Sabi ko, hanggat kaya ko po magtrabaho, kakayanin ko at pagpapatuloy ko. Hanggang pag-uwi nga sa kanilang komunidad, malapit sa Estero de Santibanez, nakabantay pa rin siya sa kalinisan ng paligid. Bago raw mag-pandemic, nagtuturo siya sa mga bata ng pangangalaga sa kapaligiran. Dito ma'am, sinasanay ko sila na hawak niyong basura, ininuman niyong soft drinks, itapon niyo sa basurahan. Pag nahuli ko sila na hindi nagtatapon ng maayos, pinapakanta ko sila ng basurang kanta. Sa ngayon, marunong na raw ang mga bata sa kanilang lugar na maglinis ng harapan ng kanilang bahay. Ang mensahe ko ay sana makipagtulungan sila sa paglilinis ng paligid at maturuan din nila ang mga anak nila na matutong magtapon ng mga basura sa tamang basurahan. Sana nga naitanim na ni Angelita sa isip ng mga batang ito ang pagpapahalaga sa kalinisan at kalikasan. Itapon sa tamang lagayan, sa tamang lagayan, doon i-shoot, doon i-shoot. Diba? Kung ang bawat isa sa atin ay magiging responsable sa pagtatapon ng basura, malaking bahagi ng problema ang malulutas. At marahil, balang araw, wala nang kailangan lumuso sa maruming ilog at estero para maglinis ng basurang itinapon ng iba. Magandang gabi po, ako si Sandra Aguinaldo at ito ang Eyewitness.